May glutinous powder ka ba dyan? Kunin mo na. Gagawa tayo ulit ng masarap na kakanin. Gagawa tayo ng suman binalay. Gagawa muna tayo ng latik. Maglagay ng gata sa kawali ng 200 ml. Lutuin lang hanggang sa maging latik. Pagkatapos niyan, ilagay muna natin sa bowl. Ihiwalay natin yung latik sa kanyang mantika o sa langis na lumalabas. At isit aside. Maglagay ng glutinous powder sa mixing bowl at lagyan ko rin ng tubig. Unti-unti lang ang paglagay ng tubig para hindi mabigla agad na baka masobrahan ng basa o makulang yung tubig natin. Para tansyahin mo lang kung na hindi siya masyadong basa at hindi rin siya dry. Pagkatapos niyan, ihalo lang at unti-unti mo lang din nadagdagan ng tubig pagka tuyo pa siya. Gaya lang sa ginagawa ko, unti-unti lang hanggang sa makuha mo lang yung tamang texture ng dough. Okay na itong ating dough. Tamang-tama lang yung pagkagawa natin. Hindi siya sobrang basa at hindi rin siya sobrang tuyo. At iro-roll ng bahagya at ibaluti na rin sa dahon hanggang sa maubos lang natin balot yung ating mixture. Katapos natin yan balutin, ilagay na natin yan sa steamer na nagpainit na rin ako ng tubig. Kumulo na rin yung tubig ko sa steamer at saka natin siya ilagay. Lutuin natin yan ng mga 45 minutes. After 45 minutes, luto na yung ating suman. Palamigin muna natin. Habang pinapalamig natin yan, gagawa muna tayo ng sauce. Sa kawali, maglagay din ng coconut cream. At lagyan ko rin ng 1 cup na asukal. Kahit anong asukal, pwede. Kung mayroon kang dark brown, pwede. Mas maganda dahil matingkad yung kulay. Ako kasi yan ang available kong asukal, yung washed sugar lang. Ihalo lang yan hanggang sa lumapot. Pagka okay na sa yung texture ng ating sauce, okay na yan. Okay na rin tong texture sa akin kasi pagka lumamig yan, medyo maglalapot pa rin yan. At i-ready na rin, lagay ko na rin yung suma natin sa ating serving plate at maglagay na rin tayo dyan ng sauce. At the same time, budburan din natin ng latik. At ready to serve na yung ating masarap na suman binalay. Ito na mga kalasa, tikman na natin yung ating suman na sobrang sarap niya at tamang-tama lang talaga ang paggagawa natin ng sauce.